pagin. Maraming salamat po sa pagliligtas sa amin. While we are still sinners, you redeemed all our sins. Nang kami po ay mga makasalanan pa, tinubos mo po ang aming mga kasalanan. Even though we didn't do anything for you, you sacrificed everything for us. Bagaman wala kaming ginawa na anuman para sa iyo, ngunit isinakripisyo niyo po ang lahat para sa amin. That's why we are willing to pay back your love. Kaya nais po namin suplian ang iyong pag-ibig. Even though we sometimes make a mistake and stumble, we want to start our Christian life again. Na bagaman kung minsan kami po ay nakakagawa ng mali at natitisod, ngunit nais po namin muling simulan yung aming buhay Kristiyano. So please give us the strength through the Word of God and fellowship. Kaya pakiusap, bigyan niyo po kami ng kalakasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng fellowship. Please guide our life through the prayer. At gabayan niyo rin po yung aming buhay sa pamamagitan ng pananalangin. So we really want to save more lost souls to glorify you. At nais po namin na magligtas pa ng mas maraming ligaw na kaluluwa upang luwalhatiin ka. Still, so many people are going to hell because they don't know the true salvation. Meron pa pong napakaraming mga tao ang papunta ng impyerno sapagkat hindi pa po nila nalalaman ang tunay na kaligtasan. So please use us to save others. Kaya pakiusap, gamitin niyo po kami na mailigtas ang iba. Today, we gather together to learn your word. Sa araw na ito, kami po ay nagkatipon para pag-aralan ng iyong salita. And may we understand the deep things in the Bible. Nawa, maunawaan po namin yung malalalim na bagay simula sa Biblia. And please help us to live according to your will. At pakiusap, tulungan mo kami na mabuhay ayon sa iyong kalooban. We commit the rest of time in your mighty hands. We pray in name of Jesus Christ. Ipinagkakatiwala po namin yung natitirang oras sa iyong makapangyarihang kamay. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Let's open the Bible, Acts chapter 3. Saan po natin sa ating mga Biblia? Sa Gawa, Kapitulo 3 po. Verses 1 to 10. Mula versikulo 1 hanggang 10. Here is the one lame man was healed. Kaya narito po yung isang lumpo na lalaki na pinagaling. So we will read 10 verses with the brother, the evangelist Omer alternately. Basahin po natin mula verse 1 hanggang 10 ng salitan. Babasahin ko po verse 1. Isang araw, sina Pedro at Juan ay pumanhig sa templo sa oras ng pananalangin, ng ikasyam na oras. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. Itinuon niya ang kanyang pansin sa kanila na umaasang mayroong tatanggapin mula sa kanila. Kanyang hinahawakan siya sa kanang kamay at siya'y itinindig agad at lumakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. Nakita siya ng lahat ng tao na lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Today, we're gonna learn the lesson through the one lame man healed by Apostle Peter and John. Kaya sa araw na ito, pag-aaralan po natin yung kaaralan mula po sa isang lumpong lalaki na pinagaling ni Apostle Pedro at Juan. Actually, we can see the many miracles in the Bible. Sa katunayan po, makikita po natin yung napakaraming himala mula po sa Biblia. But it has a different purpose according to the age. Ngunit ito po ay merong iba't ibang layunin alinsunod sa panahon. So in the Old Testament, the people didn't know who is true God. Kaya sa Lumang Tipan, hindi po kilala ng mga tao kung sino yung tunay na Diyos. That's why through the miracle, God showed that He is the only one true God. Kaya nga sa pamamagitan ng mga himala, ipinakita ng Diyos na siya yung nag-iisang Diyos na tunay. So through the miracle, Israel people realize God in the Bible is true God. Kaya sa pamamagitan po ng mga himala, na unawaan po ng mga Israelita na yung Diyos na nasa Biblia ang siyang tunay na Diyos. And through the Israel people who realize who is true God, let them write the Old Testament. Kaya sa pamamagitan po ng mga Israelita na nakaunawa kung sino po yung tunay na Diyos, sila po yung pinahintulutang magsulat ng Lumang Tipan. Then, according to the Bible, Jesus came to this world. At alinsunod sa sinasabi ng Biblia, si Jesus ay pumarito sa sanlibutan. And Jesus also performed many miracles. At si Jesus rin po ay nagsagawa ng napakaraming himala. But they already know
Who is true God? Ngunit kilala na po nila, alam na po nila kung sino yung tunay na Diyos. And the miracle Jesus performed showed that what will happen when we get salvation. At yung mga himala na isinagawa po ni Jesus ay nagtuturo sa atin kung ano po yung mangyayari pagkatapos nating maligtas. So look at the please bookmark here and let's look at the Luke chapter 7. Lagyan po natin ng tanda dito at tignan natin sa Lucas kapitulo 7. Verse 22. Sa bersikulo 22 po. Luke chapter 7 verse 22. Sa Lucas kapitulo 7 bersikulo 22 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sumagot siya sa kanila, "Humayo kayo at sabihin ninyo kay Juan ang inyong nakikita at narinig. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga kitongin ay lalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, ang mga patay ay muling binubuhay, sa mga dukha ay ipinangangaral ang magandang balita." Through Jesus, the blind see. Kaya sa pamamagitan ni Jesus, ang mga bulag ay nakakakita. When we get salvation, we open our spiritual eyes. Nang tayo po ay maligtas, nabuksan na po yung ating mga espiritual na mata. So we can see the God's glory and the way to go to heaven. Kaya makikita po natin yung kalwalatian ng Diyos at yung daan papuntang langit. Then the lame walk. At ang mga pilay ay nakakalakad. Before getting salvation, we are spiritual lame. Nang bago po tayo maligtas, tayo po ay mga espiritual na pilay, ulumpo. We couldn't live according to the will of God. Na hindi nating makayang mabuhay alinsunod sa kalooban ng Diyos. But after we get salvation, we live according to the will of God. Ngunit pagkatapos ng kaligtasan, tayo ay nabubuhay na alinsunod sa kalooban ng Diyos. And the leper were cleansed. At ang mga kitongin ay nalilinis. The leper indicates the sinners. Ang kitongin po ay kumakatawan sa mga makasalanan. By the blood of Jesus Christ, like a leper were cleansed, all our sins are washed away. Kaya sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, gaya ng kitongin na nalinis, yung lahat ng ating mga kasalanan po ay naalis. The dead hear. Death hear. At sinabi po, ang mga bingi ay nakakarinig. Thus, we were spiritual dead. Tayo po ay mga espiritual na bingi. We couldn't understand the Bible. Hindi natin nauunawaan yung Biblia. But when we get salvation, our spiritual the ears open. Ngunit nang tayo po ay maligtas, yung ating espiritual na tainga ay nabuksan. You know, if the unsaved people join our church, they cannot endure our Sunday sermon or Wednesday sermon. Alam niyo po ba kapag yung mga taong hindi ligtas ay nakibahagi sa ating church, hindi nila kayang matagalan yung ating Sunday sermon, yung ating Wednesday sermon? Because every week we studied more than 1 hour. Sapagkat kada linggo po tayo po ay nag-aaral ng Biblia higit sa isang oras. And if they don't understand, I want to go home. Kaya kapag hindi nila naunawaan, gusto ko nang umuwi. They cannot endure. Hindi sila makatiis. But after we get salvation, the Bible is like honey. Ngunit pagkatapos ng kaligtasan, yung Biblia po ay tulad na sa pulot. Because our spiritual ears are open. Sapagkat yung ating spiritual na pandinig o tahinga ay nabuksan na. And the dead are raised. At ang mga patay ay muling binubuhay. We were spiritually dead. Tayo po ay mga spiritual na patay. But when we get salvation, we connect with God and we receive the eternal life. Ngunit pagkatapos ng ating kaligtasan, tayo po ay naikonekta na sa Diyos at tayo ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. So the miracles which Jesus performed show that what will happen when we get salvation. Kaya yung mga himala na isinagawa po ni Jesus ay nagpapakita sa atin ng mga bagay pagkatapos nating maligtas. Then after Jesus, the disciples performed also miracles. At ganun din po pagkatapos ni Jesus, yung mga alagad ay nagsagawa rin po ng mga himala. Because the people couldn't believe that the word of the preaching of disciples came from God. Sapagkat yung mga tao po ay hindi naniniwala na yung pangangaral ng mga alagad ay galing sa Diyos. So through the miracles, God proved that the word of the disciples came from God. Kaya sa pamamagitan ng mga himala, pinatunayan ng Diyos na yung mga salita ng mga alagad ay galing sa Diyos. Let's look at the Mark chapter 16. Tingnan natin sa Marcos kapitulo 16 po. Mark chapter 16 verse 20. Sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 20. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At humayo sila at nangaral sa lahat ng dako habang gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip nito. When the disciples preached the gospel, God worked together to confirm that word came from God. Kaya habang nangangaral ng ebanghelyo yung mga alagad, sinabi po kasama nilang gumagawa ang Panginoon upang patunayan na sila o yung mga salitang iyon ay galing sa Diyos. So through the disciples, God
let them write the New Testament. Kaya nga sa pamamagitan ng mga alagad, pinahintulutan sila ng Diyos na maisulat yung pong bagong tipan. But these days, we don't need the miracles. Ngunit sa panahon natin ngayon, hindi na po natin kailangan ng himala. Because Old Testament is already accomplished. Sapagkat yung lumang tipan ay tapos na. So according to the Old Testament, Jesus already came to this world. Kaya alinsunod sa lumang tipan, si Jesus ay pumarito sa mundo. And New Testament already accomplished. At yung bagong tipan po ay tapos na rin. So no matter who wants to get salvation, they can get salvation through the Bible. Kaya sino mang nagnanais na maligtas ay maaring maligtas sa pamamagitan po ng Biblia. And these days, the Satan performed more miracles to deceive people. At lalo na po sa panahon natin ngayon, si Satanas po ay nagsasagawa ng napakaraming himala upang dayain yung mga tao. So before the Bible completed, God performed the many miracles. Kaya but bago po, these days, God doesn't perform the many miracles because the Bible is completed. Bago po maisulat yung Biblia, ang Diyos po ay nagsagawa ng napakaraming mga himala at sa panahon po natin ngayon, yung Diyos po ay nagsasagawa ng hindi na ganun karaming himala. But Satan performed the more miracles at the end time because Satan wants the people to focus on the miracles, not the Word of God. Ngunit sa Satanas po ay nagsasagawa ng napakaraming himala sa katapusan ng panahon sapagkat nais niya na yung mga tao ay magtuon sa mga himala kaysa sa salita ng Diyos. Naintindihan po? So let's look at the 2 Thessalonians. Tignan po natin sa ikalawang Thessalonica po. 2 Thessalonians chapter 2, verse 9. Sa ikalawang Thessalonica, kapitulo 2, versikulo 9. Verse 9, coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs, and lying wonders. Ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan. So at the end time, the Satan performed the more lying wonders. Kaya sa katapusan po ng panahon, si Satanas po ay magsasagawa ng napakaraming mga mapanlinlang na kababalaghan. Satan also has a power. Kaya si Satanas po may kapangyarihan din siya. So he can heal the people and perform the some miracles. Kaya niya magpagaling ng mga tao, kaya niya magsagawa ng mga milagro. But the purpose of that miracle is to deceive people. Pero yung layunin ng kanyang pagbibigay ng himala ay upang dayain yung mga tao. The verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At may lahat na mapandayang kasamaan para sa mga napapahama sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. Yes. By deceiving, the Satan lead the people to go to hell together. Kaya sa pamamagitan po ng pandaraya, dinadala ni Satanas yung mga tao sa impyerno. Why people are deceived kaya, by the miracles? Bakit po nadadaya yung mga tao sa pamamagitan ng himala? Verse 10 says, because they did not receive the love of the truth. Kaya sinabi po sa versikulo 10, sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan. They don't like to believe the gospel. Na ayaw nilang paniwalaan yung ebanghelyo. They love the miracles more than the gospel. Na mas minamahal nila, iniibig nila yung himala kaysa sa ebanghelyo. That's why they are deceived. Kaya sila'y nadadaya. So these days, we believe in God and Jesus and gospel only through the Bible. Kaya sa panahon natin ngayon, tayo ay naniniwala sa Diyos, kay Jesus at sa Ebanghelyo, tanging sa pamamagitan ng Biblia lamang. If somebody like the miracles, it's so dangerous to get salvation. Sapagkat kung mayroong tao po na naghahanap ng himala, yun po ay napaka-piligro sa pag... But anyway, in Acts chapter 3, the disciples perform the miracles, heal the lame. Pero sa panahon po ng bagong tipan, yung mga alagad po ay nagsagawa ng himala upang pagalingin po yung isang lumpo. We can learn the very important lesson. Tayo po ay maaaring matuto ng napaka-importanting aral. Let's go back to Acts chapter 3. Balikan natin yung Gawa, kapitulo 3 po. Verse 1. Sa versikulo 1. Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the ninth hour. Isang araw sina Pedro at Juan ay pumanhig sa templo sa oras ng pananalangin ng ikasyam na oras. Jewish people prayed 3 times in a day. Yung mga Hudyo po ay nananalangin sa loob ng isang araw ng 3 beses. 9 a.m. and noon and 3 p.m. Kaya ito po ay alas 9 ng umaga ng tanghaling tapat at ng alas 3 ng hapon. Then they saw the one lame. At dito, nakita po nila yung isang lumpo. This lame cannot walk. Yung lumpong ito ay hindi makalakad. That's why people carried him
out of the gate of the beautiful. Kaya nga sila ay dinadala ng mga tao doon po sa tapat ng pintuang maganda. The verse 2, would you read? At may isang lalaking lumpo mula pa sa pagkapanganak ang noon ay ipinapasok. Araw-araw siyang inilalagay nila sa pintuang ng templo na tinatawag na maganda upang manghingi ng limos sa mga pumapasok sa templo. From the mother's womb, he was a lame. Kaya mula pa lamang sa sinapupunan ng kanyang ina, siya po ay lumpo na. Actually, this lame is the shadow of the spiritual lame of the like us. Kaya before we got salvation. Ito pong lumpong ito ay anino ng spiritual na lumpo gaya natin bago tayo maligtas. We were sinners from the mother's womb. Na tayo ay makasalanan na mula pa lamang sa tiyan ng ating ina. And we cannot walk according to the will of God. At hindi natin kayang lakaran yung kalooban ng Diyos. Even though God says we have to live holy, we couldn't live holy before we got salvation. Na bagaman sinasabi ng Diyos na dapat tayong maging banal, pero hindi natin kayang mabuhay ng may kabanalan bago tayo maligtas. The Isaiah chapter 53 verse 6 says, all we like a sheep have gone astray, we have turned and everyone to his own way. Sinabi po Isaías 53 bersikulo 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumayo sa kanyang sariling daan. So we are born as a sinner. Kaya tayo po ay ipinanganak na makasalanan. And the people carried him out of the gate, out of the city. At siya po ay dinadala ng mga tao mula po doon sa harapan ng out pintuan. Of the temple. Mula po doon sa pintuan ng templo. It means here is another lesson. He was not in the temple. Kaya ito po yung isa pang aral. Ibig sabihin, wala siya sa loob ng templo. Temple is the place to have a fellowship with God. Sapagkat yung templo ang lugar upang magkaroon ng fellowship sa Diyos. But he was out of the temple. Ngunit siya po ay nasa labas ng templo. It means, before we got salvation, as a spiritual lamb, we couldn't have the true fellowship with God. Ibig sabihin po nito, bago tayo maligtas, bilang espiritual na lumpo, wala tayong tunay na fellowship sa Diyos. And he was useless. He couldn't help anyone. At siya ay walang pakinabang sapagkat hindi niya kayang tulungan yung sinuman. And he was a beggar. At siya po ay pulubi. So, he couldn't, he was not able to help anyone. He, without the help of others, he couldn't live. Kaya hindi niya kayang tulungan yung iba at kung wala yung tulong ng iba, hindi siya mabubuhay. But because of the name of Jesus, he was healed. Ngunit sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, siya po ay napagaling. Let's look at the verse 6. Tingnan natin versikulo 6 po. 6 and 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto, ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus Kristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Kanyang hinawakan siya sa kanyang kamay at siya'y itinindig agad at lumakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. When the John and Peter approached him, this beggar look at and expect to receive something. Kaya nang sina Pedro at Juan ay papalapit na sa kanya, ito pong pulubing ito ay inaasahang may tatanggapin mula sa kanila. And Peter and John didn't have money. At si Pedro at Juan, wala po silang pera. But they boldly said, we don't have the silver and gold. Kaya may katapangan nilang sinabi, wala akong pilak at ginto. But in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ngunit sa pangalan ni Jesus Kristong taga Nazareth, tumayo ka at lumakad. Then he stood up and walked. At siya ay tumayo at lumakad. Only by the name of Jesus Christ, he stood up and walked. Tanging sa pamamagitan lamang ng pangalan ni Jesucristo, siya po ay nakatayo at nakapaglakad. It was not the power of Peter. Hindi po ito sa kapangyarihan ni Pedro. It was the power of Jesus Christ. Ito po yung kapangyarihan ni Jesucristo. So how can we get salvation? Paano po ba tayo naligtas? Not by the somebody's name or our own work. Hindi sa pamamagitan ng pangalan ng ibang tao, sa pamamagitan ng ginagawa natin. Only by Jesus Christ we get salvation. Tanging sa pamamagitan lamang ni Jesucristo, tayo po naligtas. Let's look at the chapter 4, verse 12. Tignan natin sa Gawa, kapitulo 4, versikulo 12. Would you read? Walang kaligtasan kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan na sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Nor is there salvation in any other. It means, through the any other way, nobody can get salvation. Walang kaligtasan kanino paman sa pamamagitan ng iba pong paraan, walang sinuman ang maliligtas. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.
Only through the Jesus Christ we can get salvation. Sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Sa pamamagitan lamang po ni Jesu Kristo, tayo naliligtas. In Roman Catholic Church, they like to pray before the Maria. Kaya sa iglesia ng Romanong Katoliko, sila po ay nananalangin kay Maria. So in a tour, one day I visit the Manila Catholic Church, the what do you call? Huh? Manila Cathedral? Cathedral. I visit the Manila Cathedral Catholic Church. Kaya nakabisita po ako doon sa Manila Cathedral Church. And I saw the one group, like a tour team. Kaya nakakita po ako ng isang grupo na parang a tour team. All mothers group. Lahat po sila ay mothers group. Maybe 10 or 15. Siguro and po. And they wear the uniform. Sila ay pink. Nasa 10 o 15 at nakasuot sila ng uniform, kulay pink. Pink color. Then, there is the picture, no Jesus, Maria. At meron po yung larawan, wala si Jesus ha, si Maria lang. And have you visited that Roman Catholic Church? At nakapunta na po ba kayo doon sa simbahan ng Katoliko in na yun? In the center, there is a Maria the statues. Sa gitna po niyon, meron pong estatwa ni Maria. So I'm looking for Jesus. Kaya hinahanap ko po kung nasaan si Jesus. Even though that is idol, where is Jesus? Kaya kahit na yun ay Diyos-Diyos, hinahanap ko pa rin si Jesus. Then idol of Maria is so big in the center. Kaya yung Diyos-Diyos ni Maria ay napakalaki doon sa gitna. And at the very side, very small idol, Jesus. At doon sa sulok, naroon yung napakalakiit na Diyos-Diyos ni Jesus. And people think, when they pray to Maria, they can be forgiven because Maria is mother of Jesus Christ. At iniisip ng mga tao na kapag sila ay nanalangin kay Maria, sila ay mapapatawad kasi nga daw si Maria yung nanay ni Jesus. That is totally wrong and lie. Yun po ay maling-mali at kasinungalingan. Jesus called Maria woman. Tinawag ni Jesus si Maria bilang babae. It means you and me, I are not related. Kaya ibig sabihin po nun, ikaw at ako ay hindi related. It means, I just borrow your womb to come to this world. Kaya ibig sabihin po nun, hiniram ko lang yung sinapupunan mo upang ako'y maisilang sa mundo. Even though the Maria was used for Jesus to be able to come to this world, she also sinner. Kaya kahit si Maria po ay ginamit upang si Jesus ay maipanganak sa sanlibutan, ngunit siya rin po ay makasalanan. She also has to get salvation through the blood of Jesus Christ. Sapagkat siya po mismo ay dapat ding maligtas sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Kristo. So, Bible surely says, there is no other name but Jesus Christ, we can get salvation. Kaya sinasabi po ng Biblia, walang anumang kaligtasan sa ibang pangalan, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus Kristo. Let's look at Acts chapter 10. Sa Gawa, Kapitulo 10 po, tignan natin. Verse 43. Sa versikulo 43. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay makakatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Whoever believes in Him, Jesus Christ, will receive remission of sins. Sinabi po na ang bawat sumasampalataya sa kanya kay Jesucristo ay makakatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Jesus already redeemed all our past, present, even the future sins. Kaya tinubos na po ni Jesus yung lahat ng ating kasalanan noon, ngayon at yung gagawin pa lang. When we believe this, we get salvation. Kapag tayo po ay sumampalataya dito, doon tayo naliligtas. When we receive the gift, that gift becomes ours. Kaya kapag tinanggap po natin yung isang regalo, yung regalong iyon ay mapapasa sa atin. So Jesus already prepared the gift for all sinners. Kaya si Jesus, inihanda niya na po yung regalo para sa lahat ng mga makasalanan. When we believe this, we receive the remission of sins. Kapag tayo po ay sumampalataya dito, doon po natin natatanggap yung kapatawaran ng mga kasalanan. Then, this lame, when he was healed by the name of Jesus Christ, he started a totally new life. Kaya nang ang lumpong ito ay napagaling po sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo, siya po ay nagsimula ng talagang ibang-ibang uri ng pamumuhay. Let's go back to Acts chapter 3. Balikan natin yung Gawa, Kapitulo 3 po. He never stood in his life. Kaya sa kanyang buhay, hindi pa siya kailanman nakatayo.
He never experienced to walk and jump and run. Hindi niya na naranasan na tumayo, lumakad at tumakbo, umapalukso. But verse 7 and 8, ngunit sa bersikulo 7 at 8, He took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. Sinabi po, kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya itinindig agad na lumakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. And verse 8, let's read together, 3, 2, 1. Siya'y lumukso, tumayo at nagpalakad-lakad. Pumasok siya sa templo na kasama nila, lumalakad, lumulukso at nagpupuri sa Diyos. So he gets the strength in his body. Kaya siya ay nagkaroon ng kalakasan sa kanyang katawan. When we get salvation, we get the strength in our spirit. Nang tayo po ay maligtas, tayo po ay nagkaroon na ng kalakasan sa ating espiritu. So before salvation, when somebody tempts us, we cannot resist. Na bago tayo maligtas, kapag may tumukso sa atin, hindi tayo hindi natin kayang mapagtiisan. Ah, let's drink together. Okay. Kaya inom tayo. Ah, sige. Let's commit a sin together. Gawa tayo ng kasalanan okay. Magkasama. Ah, sige. Sige, sige, sige. Always sige. But after we get salvation, Holy Spirit comes in us. Ngunit pagkatapos nating maligtas, yung Espiritu Santo ay dumating na sa atin. So when we are tempted, the Holy Spirit help us to overcome this temptation. Kaya kapag tayo po ay tinutukso, yung banal na Espiritu ang tumutulong sa atin upang mapagtagumpayan yung tuksong iyon. No, you cannot live like this. Hindi ka pwedeng mabuhay ng ganyan. You have to stop this sin. Kailangan mong ihinto yung kasalanan ito. Jesus died for this sin. How can you enjoy this sin again? Na si Jesus ay namatay para sa kasalanan ito, paanong nangyari na masaya ka pa sa kasalanan na yan? We get the spiritual strength to overcome the temptation. Meron tayong espiritual na kalakasan upang mapagtagumpayan yung mga tukso. So, now we can walk and run and glorify God. Kaya ngayon, nagagawa na nating lumakad, tumakbo, at makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. This is new life. Ito po yung bagong buhay. And this is a new experience. At ito yung bagong karanasan. The look at this lane. Tignan niyo po yung lumpong ito. The verse 8. Sa verse 8. He ripping up and stood, walked, and entered the temple with them. Entered the temple. Siya'y lumukso, tumayo at nagpalakad-lakad. Pumasok siya sa templong kasama nila. Pumasok siya sa templo na kasama nila. Before he was healed in the name of Jesus Christ, he was out of the temple. Kaya bago siya mapagaling sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo, nasa labas po siya ng templo. But when he was healed, he entered the temple. Ngunit nang siya po ay mapagaling na, siya ay pumasok sa templo. So he can start the fellowship with God. Kaya maaari niya nang simulan yung pakikisama o fellowship sa Diyos. After we get salvation, we start the fellowship with God and brothers and sisters. Pagkatapos po nating maligtas, tayo po ay nagkaroon na ng fellowship sa Diyos at sa mga brothers and sisters. Tama po ba? That's why we have a new family. Kaya nga, meron na tayong bagong pamilya. One pastor asked the brother, may isang pastor po yung nagtanong sa isang brother. How many siblings do you have? Ilang kapatid mayroon ka? And he said, I don't know. Sabi niya po, hindi ko po alam eh. The number of siblings really increased. Yung bilang po ng mga kapatid ko ay padami ng padami. Really? Talaga? Your father and mother still deliver baby? Talaga? Yung nanay at tatay mo ay patuloy pa rin sa panganganak? Pastor asked about the physical brothers. Kaya, and he answered the spiritual brothers. Yung tanong po ng pastor ay para sa kanya mga physical na kapatid. Ngunit yung sagot ng brother ay sa mga spiritual na kapatiran. It's so amazing. No matter wherever I visit our church, in Philippines, Korea, Africa, America, when we share the salvation testimony, I feel like I'm in home. Kaya sa tuwing binibisita ko po yung ating mga churches sa Pilipinas, sa Korea, sa Africa, sa Amerika, sa tuwing sila po ay nagbabahagi ng salvation testimony, nararamdaman ko po na parang ako ay nasa tahanan. We feel like we are family. Nararamdaman ko po na kami ay magkakapamilya. So no matter who they are and where they are, when we get salvation, as long as we are saved people, we are spiritual family. Kaya sino man sila, saan man sila naroon, kapag sila po ay naligtas, tayo po ay magkakapamilya. We start a fellowship with God and brothers and sisters. Nasisimula na po yung fellowship natin sa Diyos at sa mga brothers and sisters. Then, this lame, praise the Lord, the verse 8, last part, walking, leaping, and praising God.
Kaya sa versikulo 8, sa huling parte po, sinabi siya ay lumulukso at nagpapalakad-lakad at nagpupuri sa Diyos. The reason, one of the reasons why God saved us is to praise the Lord. Kaya yung isa sa mga dahilan kung bakit tayo iniligtas ng Diyos ay upang purihin ang Diyos. Let's look at the Ephesians chapter 1. Tignan natin sa Efeso, kapitulo 1 po. Ephesians chapter 1. Sa Efeso po, kapitulo 1. Verse 6. Sa versikulo 6 po. Would you read? Para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. So, the reason why God gave us the biyaya is to praise the Lord. Kaya yung dahilan kung bakit tayo binigyan ng Diyos ang biyaya upang purihin ang Panginoon. Actually, true meaning of praise is respecting and giving the honor to the Lord. Sa katunayan po, yung tunay na kahulugan ng papuri ay respetuhin at bigyan ng galang yung Diyos. So, since we got salvation, when we glorify God through our life, this whole life is praise. Sa katunayan po, pagkatapos nating maligtas, kung binibigyan po natin ng kaluwalhatian yung Diyos, yung ating buhay ay nagiging papuri. Especially when we praise through our mouth, if our heart is not full of thanks, we cannot praise. Lalo na po kapag tayo po ay nagbibigay papuri sa pamamagitan ng ating bibig, kung yung ating puso po ay hindi puno ng pagpapasalamat, hindi tayo makakapagbigay ng tunay na papuri. Tama po ba? When our heart is full of joy and thanks, automatically we praise. Kaya kapag yung ating puso po ay puno ng kagalakan at pagpapasalamat, automatiko po yun na tayo ay nakakapagpuri. My wife, like a pizza. Kaya yung asawa ko po ay gustong-gusto ng pizza. One day, I suggest to go out to have a pizza together. Kaya isang araw, nagmungkahi ako na lumabas kami at kumain ng pizza ng magkasama. For dinner. Hapunan po. At the time, that was the lunch time. Kaya nung panahong iyon, tanghalian pa lang. After lunch, she washing the dishes. Kaya pagkatapos ng tanghalian, nagugas siya ng plato. And she prays. At nagpuri po siya. Because she's so happy. Kasi nga, napakasaya niya. Only for the pizza, she prays. Kaya dahil sa pizza, napapuri po siya, napaawit. But what about as a Christian, our heart is already full of joy of salvation. Kaya paano naman po bilang isang Kristiyano, yung ating puso ay puno ng kagalakan, ng kaligtasan. Even though we have so many difficulties, we will go to heaven. Na bagaman tayo ay puno ng napakaraming kahirapan, tayo ay pupunta ng langit. This life, this time, is just extra time to be able to glorify God. Na yung panahon natin ay extra lang para makapagbigay ng papuri o kaluwalhatian sa Diyos. Tama po ba? Do you know the 13th allowance? 13 months. 13 months? Thirteenth month payment. That's the bonus, right? Extra allowance. Kaya alam niyo po, di ba, yung 13 month pay, yun po ay bonus o extra allowance. When you receive it, you already happy. Kaya pag natanggap niyo, masaya na po kayo, di ba? Full of joy. Talagang puno ng kagalakan. It's enough. We already receive enough grace because we already get salvation. Kaya sapat na po yung biyaya nating natanggap sapagkat tayo po ay naligtas na. But God allow us more time to live in this world. Ngunit tayo ay pinapahintulutan ng Diyos na magkaroon pa ng higit na oras para mabuhay sa mundong ito. And no matter what we do for the glory of God, that will be the 13 months pay. At anumang bagay na ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng Diyos, at yun na po yung 13-month pay o yung gantimpala mula sa Diyos. That's why even though sometimes we are stumble and make a mistake and back up, we can start again. Kaya bagaman tayo ay natitisod at nakagawa ng mali kung minsan at tumatalikod, ngunit maaari tayong magsimula muli. So when you remember this grace, we can always praise the Lord. Kaya kapag naalala natin yung biyayang ito, maaari po nating purihin ang Panginoon palagi. In Exodus chapter 15, there is the song of Moses. Kaya sa Exodus po kapitulo 15, naroon po yung awit ni Moises. In chapter 14, Israel people
God out of Egypt, Exodus. Kaya sa Kapitulo 14, naroon po yung mga Israelita na nakalabas na mula sa Egypto. Then even though nobody forced him, he praised the Lord because his heart is full of joy. Kaya bagaman walang pumili sa kanya, ngunit pinuri niya po yung Panginoon sapagkat yung kanyang puso ay puno ng kagalakan. But while the Israel people stayed in the wilderness, they didn't praise. Ngunit habang yung mga Israelita po ay naroon sa ilang, hindi po nila nagawang magbigay ng papuri. Because they always complain. Sapagkat palagi silang nagrereklamo. Even though they became free because of free from the slave, because of the grace of God, they only focus on the what they don't have in the wilderness. Kaya bagaman sila po ay malaya na mula sa pagkaalipin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ngunit sila ay nagtunang higit doon sa mga bagay na wala sila kaysa sa mga bagay na mayroon sila. They didn't give thanks about what they already received. Kaya hindi sila marunong magpasalamat sa mga bagay na tinanggap na nila. They always complain what they don't receive yet. Kaya lagi sila nagrereklamo sa mga bagay na hindi pa nila natatanggap. That's why their praise stopped. Kaya yung kanilang papuri ay nahinto. But this is not the will of God. Ngunit hindi po ito yung kalooban ng Diyos. Will of God is the reason why God saved us is to praise the Lord. Sapagkat yung kalooban ng Diyos ay yung pinakadahilan kung bakit buhay pa tayo ay upang purihin yung Diyos. That's why our heart always should be full of joy of salvation. Kaya, and we are always thankful to the grace of God. Kaya nga dapat yung ating puso ay palaging puno ng kagalakan ng kaligtasan upang magawa natin purihin yung Diyos. This lame, when he was here, he praised the Lord. Kaya ang lumpong ito, nang siya po ay mapagaling na, pinuri niya ang Panginoon. That's why so many other people were curious. Kaya napakaraming tao po yung naging mapag-usisa. Let's go back to Acts chapter 3. Kaya balikan natin yung Gawa, Kapitulo 3 po. Verse 9 and 10. Sa versikulo 9 at 10. 9 and 10, would you read? Nakita siya ng lahat ng tao na lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nakilala nila na siya nga ang dating nakaupo at namamalimos sa pintuang maganda ng templo. Sila'y napuno ng pagtataka at nagmangha sa nangyari sa kanya. They remembered who this lame was. Kaya kanilang naalala kung sino po ang lumpong ito. When he was out of the gate of beautiful, can you imagine how was his face? Kaya nung nasa labas pa po siya ng pintuang maganda, naiisip niyo po ba kung ano yung itsura ng mukha niya? When he begged, do you think he looks happy or so sad? Kapag siya po ay namamalimos, tingin niyo po masaya ba siya o malungkot? Probably he looks so sad. Maring siya po ay nagmumukhang napakalungkot. He always look like this. Kaya yung kanyang itsura ay katulad nito. His mouth is going down. Yung kanyang bibig ay pababa. His eyes and his face going down. Yung kanyang mata, yung kanyang mukha. He always sad. At palagi siyang nagbubuntong hininga. Oh my life. There is no joy. Kaya walang kagalakan. But when he was healed in the name of Jesus Christ, he walked and jumped and ran and praised the Lord. Ngunit nang siya po ay mapagaling sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo, siya po ay napalaka, siya ay naglakad, lumukso, tumakbo at nagpupuri sa Diyos. Now he looks so happy. Kaya ngayon siya po ay nagmukhang napakasaya na. And I was healed. I'm healed. Kaya siya po ay napagaling. And when he was joyful, other people feel though they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Kaya nang siya po ay mapagaling na, sila ay napuno ng pagtataka at pagkamangha sa nangyari sa kanya. Before I got salvation, my friends used to tell me, "Wonyo, why you look so sad even while you are smiling?" Kaya sinasabi palagi ng mga kaibigan ko noon bago ako maligtas, "Wonyo, bakit mukhang malungkot ka kahit na nakangiti ka naman." I cannot imitate, but hindi ko po kayang gayahin. I remember that mood. Pero naintindihan. But in my heart, there is a sadness or the depression or the empty heart. Kaya naalala ko po yung mood na yon na nakangiti ako pero may kalungkutan at pagkalumo sa loob ng aking puso. But after I got salvation, even though I don't say I get salvation,
All my friends already recognize there must be change. Kaya pagkatapos ko pong maligtas, kahit na hindi ko sabihin na masaya ako, pero lahat ng mga kaibigan ko nalaman nila na mayroong nagbago. Hey, why you look so happy, truly, truly happy? Kaya sabi nila, uy, bakit mukhang masaya ka ngayon? That's why I opened the gospel. Ah, because I got salvation. Kaya nga naibahagi ko po sa kanila yung ebanghelyo kasi naligtas na ako. After we got salvation, when we get salvation, we find the true happiness. Pagkatapos po nating maligtas, doon na po natin natagpuan yung tunay na kasiyahan. But what if the even Christian looks like always depressed and sad and always look like... Kaya paano na lang po kaya kung yung mga Kristiyano ay nagmumukhang nanlulumo, malungkot at ganito? Is that the face of Christian? Yan ba yung pagmumukha ng isang Kristiyano? Other people will say, when I look at your face, I think there is no God and no Jesus. Kaya sasabihin ng ibang tao, kapag tinitignan ko yung mukha mo, tingin ko walang Diyos, tingin ko walang Jesus. If you find the true God and get salvation, why your face looks like so sad? Bakit kung nakatagpo ka ng tunay na kaligtasan at tunay na Diyos, bakit yung mukha mo napakalungkot? Look at the mirror. Tignan mo yung salamin. Look at your face. Tignan mo yung mukha mo. Do you have the face of born-again Christian? Yan ba talaga yung pagmumukha ng isang born-again Christian? Or still your face like a face before you get salvation? O yung pagmumukha pa rin po natin ay mukha bago tayo maligtas? Smile, smile. Ngiti nga po. Even though we have difficulties, our heart, nobody can take the joy and happiness from our heart. Kaya kahit tayo po ay mayroong mga kahirapan, sa ating puso, walang sino man yung makakaalis ng kasiyahan at kagalakan. So when he praised the Lord, all other people were so wondered and amazed. Kaya nang pinuri niya ang Panginoon, yung ibang tao po ay nagtaka at namangha. When we get salvation, other people are curious. Kaya nang tayo po ay maligtas, yung ibang tao po ay nag-uusisa. Your situation is so difficult, I know, but why you look so happy? Na yung sitwasyon mo ay napakahirap, alam ko yun, pero bakit masaya ka pa? You have so many things happens in your life, but why still you are joyful? Na maraming bagay na nangyayari sa iyong buhay, pero bakit masaya ka pa rin? So we have to show our happiness to others. Kaya kailangan po nating ipakita yung ating kagalakan sa iba. It's not just like pretending to be happy. Hindi po ito basta pagpapanggap na masaya ka. We show our happiness because we are really happy. Kundi ipinapakita natin yung ating kasiyahan sapagkat tayo ay tunay na masaya. Tama po ba? Tama po ba? Let's look at John chapter 9. Tingnan natin sa 1, kapitulo 9 po. Here is the one blind. Narito po yung isang bulag. In verse 3. Sa bersikulo verse 1 and 2, would you read? Bersikulo 1 at 2, sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa sa kanyang pagkapanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino ang nagkasala, ang taong ito o ang kanyang mga magulang? Kaya't siya'y ipinanganak na bulag. The Israel people thought when the people became the disabled, he became disabled because of somebody's sin. Kaya sa pananaw po ng mga Israelita, kapag yung isang tao po ay may kapansanan, iniisip nila na kaya siya may kapansanan kasi may kasalanan siya. So they asked to Jesus, who sinned this man or his parents that he was born blind? Kaya tinanong nila kay Jesus, sino ang nagkasala, ang taong ito o ang kanyang mga magulang, kaya siya ipinanganak na bulag? Jesus clearly answered, it's not because of a sin. Pero malinaw silang sinagot ni Jesus na hindi ito dahil sa kasalanan. The verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito ay nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanyang ang mga gawa ng Diyos. In order to reveal the works of God, God allowed these things. Kaya sinabi po upang mahayag ang mga gawa ng Diyos, kaya ipinahintulot ng Diyos yung bagay na ito. So if you read the whole chapter, chapter 9, this blind opened the eyes. Kaya kung babasahin niyo po yung buong kapitulo ng kapitulo 9, yung bulag na ito ay nabuksan yung kanyang mga mata. And then he witnessed
about Jesus. At siya ay nagpatotoo kay Jesus. So, in order to witness Jesus, the reason why he was born is for him to witness Jesus after opening the eyes. Kaya yung pinakadahilan kung bakit siya ipinanganak ay upang sumaksi siya para kay Jesus sapagkat siya ay binuksan yung kanyang mga mata ni Jesus. We have a deaf ministry. Meron po tayong deaf ministry. Sometimes when I have a fellowship with the deaf brethren, I really feel that I'm really confused. Who is really deaf? Kaya kapag ako po ay nakikipag-fellowship doon sa mga kapatiran nating deaf, ako po talaga ay lito. Kung sino ba talaga sa kanila yung deaf? Because their salvation testimony is so clear. Sapagkat yung kanilang patotoo ng kaligtasan ay napakalinaw. They really understood gospel. Naunawaan po nila yung ebanghelyo. And they speak up their testimony, salvation testimony. At kanilang sinasabi o yung pong kanilang patotoo ng kaligtasan. Through them, God, we can see the God's work. Kaya sa pamamagitan nila, nakikita po natin yung gawa ng Diyos. Then who is real deaf? Kaya sino po yung tunay na bingi? All unsaved people are real deaf. Lahat po ng mga taong hindi paligtas ay bingi. They don't listen the gospel. Hindi pa nila napakinggan yung ebanghelyo. That's why they cannot share the true salvation with others. Kaya nga hindi nila magawang ibahagi yung tunay na kaligtasan sa iba. Who is real blind? Sino po yung tunay na bulag? Who is real lame? Sino po yung tunay na lumpo? Physical disability is no problem. It's nothing. Kaya yung physical na kapansanan, hindi po yun problema. But spiritual disability, that's the real problem. Ngunit yung spiritual na kapansanan, yun yung tunay na problema. So, these days, please remember, when the lame was healed, he became the witness of Jesus. Kaya pakiusap po, tandaan natin ng yung lumpong ito ay napagaling, siya po ay naging saksi ni Jesus. When we get salvation, we should become the witness of Jesus. We have to witness what Jesus had done for us. Kaya pagkatapos natin ng maligtas, kinakailangan din po nating sumaksi kay Jesus kung ano po yung ginawa ni Jesus para sa atin. Let's go back to Acts chapter 3. Balikan po natin yung gawa, kapitulo 3 po. Because of this lame who was healed, so many people gathered around Peter and John. Kaya dahil po sa lumpong ito na napagaling, napakaraming mga tao po yung nagkatipon kay Pedro at Juan. So because of this lame, Peter and John start to preach the word of God. At dahil sa lumpong ito, si Pedro at Juan ay nakapagsimulang mangaral po ng salita ng Diyos. Then what happened? At ano po yung nangyari? Let's look at the verse 11 first. Sa bersikulo 11 po muna. Would you read? Samantalang siya ay nakahawak kina Pedro at Juan, sama-samang nagtakbuhan sa kanila ang mga tao na lubang na mangha at sa tinatawag na portico ni Solomon. So because of the one lame man who was healed, so many people gathered. Kaya dahil po sa isang lumpo na napagaling, napakaraming tao po ay nagkatipon. And they were curious why it happened. At sila po ay nagtataka, paano nangyari ito? So Apostle Peter start the sermon. Kaya si Apostle Pedro ay nagsimulang mag-sermon. Then let's look at the chapter 4 verse 4. Balikan, tingnan natin sa kapitulo 4 bersikulo 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit marami sa mga nakarinig ang sumampalataya at ang bilang nila ay mga 5,000. Wow! 5,000 people got salvation. Kaya 5,000 ang naligtas. Through this one lane. Sa pamamagitan ng isang lumpong ito. He was useless. Siya po di ba ay walang pakinabang? He looks like he is not precious. Na mukha siyang walang halaga. But when he met Jesus Christ, and when he was healed in the name of Jesus Christ, he became the gate to guide the 5,000 people to Jesus. Ngunit nang makatagpo niya po si Jesucristo, nang siya po ay mapagaling sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo, siya po ay naging pintuan para sa 5,000 katao na maligtas. We have to know. God used the small person to achieve the great work. Kailangan po nating malaman na ginagamit ng Diyos yung mga taong hamak para maisakatuparan yung dakilang gawain niya. Through the one little girl, God made the commander Naaman to believe in God. Kaya sa pamamagitan po ng isang batang babae,
ginabayan po ng Diyos si Commander Naaman na makarating sa Diyos. In John chapter 4, there is a Samaritan woman. At sa 1 Kapitulo 4, naroon po yung babaeng Samaritana. And through this one Samaritan woman, God this one Samaritan woman invited the whole city people. At sa pamamagitan po ng babaeng Samaritanang iyon, inimbitahan niya yung kanilang buong lungsod. She said, "Come and see." Sinabi niya, "Halika kayo tignan." Then all the people in the city we came to Jesus and believe in Jesus. At yung lahat po ng mga tao doon sa lungsod ay pumunta kay Jesus at binisita si Jesus. In Acts chapter 8, there is a Cornelius. At sa Gawa Kapitulo 4, naroon po si Cornelio. Through the one Cornelius, all household got salvation. Kesa po magitan po ni Cornelio yung kanyang buong sambahayan ay naligtas. And through the one person Daniel, so many people in Babylon believe in God. At sa pamamagitan po ng isang taong si Daniel, napakaraming mga tao sa Babylonia ang naniwala, sumampalataya sa Diyos. We know that the three wise men, the wise men visited Jesus when he was born. Alam po natin yun, di ba? Yung mga pantas na bumisita kay Jesus nang siya po ay ipinanganak. And Bible says they came from the east. At sinabi po ng Biblia na sila ay nanggaling mula sa silangan. Where is the east? Saan po ba yung silangan? That indicates Babylon. Yun po ay nagpapahiwatig doon sa Babylonia. So, since because of Daniel, so many people believe in God and they have been waiting Messiah. Kaya dahil po kay Daniel, napakaraming tao po yung sumampalataya sa Diyos at sila po ay naghihintay sa pagdating ng Mesiyas. That's the importance of the one person. Yun po yung kahalagahan ng isang tao. Through the one person, so many people can get salvation and can be changed. Kaya sa pamamagitan po ng isang tao, maaring maraming tao po yung maligtas at mabago. Because of the one person Adam, all people became sinners. At dahil sa isang taong si Adan, lahat po ng tao ay naging mga makasalanan. And because of the one person Jesus Christ, all people are able to get salvation. At dahil po sa isang taong si Jesucristo, lahat po ng mga tao ay maaring maligtas. We cannot say, that's just one person. Hindi po natin pwedeng sabihin, isang tao lang naman yan eh. Because of the one person, one church can be established. Kaya sa pamamagitan po ng isang tao, maaari yung isang iglesia ay maitatag o maitayo. Because of the one person, all our household and get salvation. O kaya naman sa pamamagitan ng isang tao, yung ating buong sambahayan po ay maligtas. Because of the one person, one nation, one country, the gospel can enter in one country. At sa pamamagitan po ng isang tao, yung isang bansa ay maaaring mapuntahan ng ebanghelyo. My wife was doktora. Yung asawa ko po ay isang doktora. She joined the, how can I say, the medical mission. But it's not our church mission. She joined the medical service in Kyrgyzstan. Kaya siya po ay nag-join ng isang medical service doon sa Kyrgyzstan. I never heard that country name, Kyrgyzstan, before that. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan? Yes. I don't know the pronunciation, but anyway. Then, she met the one Korean woman. At pagkatapos po nun, nakatagpo niya po yung isang babaeng Koreana. And she evangelized her. At na-evangelize niya po yun. And she got salvation. At naligtas. And her husband was pastor. At yung kanyang asawa ay pastor. Then he just stopped and just worked in the Kyrgyzstan. Ngunit siya po ay huminto at nagtrabaho na lang po sa Kyrgyzstan. So the wife shared the gospel for husband. Kaya yung asawang babae yung nagbahagi ng ebanghelyo sa kanyang asawang lalaki. And he got salvation, his family got salvation. At yung kanyang siya po ay naligtas at yung kanyang buong pamilya ay naligtas. That's the starting of Kyrgyzstan mission. At yun po yung naging simula ng Kyrgyzstan mission. We have many churches now. At doon po ngayon ay marami ng mga simbahan. Actually, that's one of the reason I decide to get married with my wife. Sa katunayan, yun po yung isa sa pinakadahilan kung bakit nagpa siya ako na pakasalan yung aking asawa. If the Kyrgyzstan mission starts through this one lady, maybe I believe God use him. Kaya
kung yung Kyrgyzstan mission ay nagsimula sa pamamagitan ng babaeng ito, naniniwala ako na siya ay gagamitin patuloy ng Diyos. So anyway, we have many churches all around the world. Gayunpaman, meron po tayong napakaraming mga simbahan sa buong panig ng mundo. But through the one person, we start in each country. Ngunit sa pamamagitan po ng isang tao, nagsimula po yung bawat bansang iyon sa pamamagitan ng isang tao. In Philippines, there are so many areas. Diba, sa Pilipinas po, napakaraming mga lugar. So many provinces. At napakaraming mga probinsya. Who will be the first seed which sacrifice for the gospel there? Kaya sino po yung unang binhi na magsasakripisyo para sa ebanghelyo sa lugar na iyon? Ah, Pastor, I want to conduct a Bible seminar in Santa Cruz. Kaya, Pastor, gusto ko pong magsagawa ng Bible seminar doon sa Santa Cruz. Ah, I want to conduct a Bible seminar in Leyte. Gusto ko pong magsagawa ng Bible seminar doon sa Leyte. There are so many provinces we have to go. Kaya, meron pong napakaraming probinsya ang dapat nating puntahan. Tama po ba? We should be first seed to sacrifice to spread the gospel there. Kaya tayo po dapat maging yung unang binhi na magsasakripisyo upang maikalat yung ebanghelyo sa lugar na iyon. Through this one lame, 5,000 people get saved. Kaya sa pamamagitan ng isang lumpong ito, 5,000 katao po yung naligtas. Let's look at Acts chapter 3. Tingnan po natin sa Gawa, kapitulo 3 po. Verse 11. Versikulo 11. As the lame man who was healed held on to Peter and John, he held the Peter and John. Kaya dito po, sinabi po yung lalaking lumpo ay nakahawak kina Pedro at Juan. He didn't say, ah, now I'm healed, I can walk, so bye-bye. Hindi niya po sinabi na, ngayon magaling na ako, nakakalakad na ako, bye-bye. He didn't say bye-bye. Hindi po siya nagsabi ng gayon. The Peter and John, because he want to have a more fellowship and he want to join the work of God together. Kaya kanyang hinawakan sina Pedro at Juan sapagkat nais niya na mas magkaroon pa ng maraming fellowship at nais niya na makibahagi sa kanila. Don't go there. Don't leave me alone. Please have a more fellowship. Kaya please mo kong, teach me more. Kaya wag niyo akong iwan na mag-isa, pakiusap. Magkaroon tayo ng mas marami pang fellowship. Turuan niyo ako ng mas marami pa. Please allow me to join the work of God. Pakiusap, pahintulutan niyo ako na makibahagi sa gawain ng Diyos. That's the heart of Christian. Kaya yun po yung puso ng mga Kristiyano. When we get salvation, we don't want to say bye-bye. Kaya nang tayo po ay maligtas, hindi po tayo nagsasabi ng bye-bye. Ah, oh, I got salvation. Let's meet in the heaven. Kaya, ah, ligtas na ako. Kita na lang tayo sa langit. Since we get salvation, we want to join the fellowship. Magmula nang tayo po ay maligtas, nais nating makibahagi doon sa fellowship. We desire to learn more word of God. Tayo ay nagnanais na matuto pa ng higit ng salita ng Diyos. We desire to join the work of God. At nais natin na makibahagi doon sa mga gawain ng Diyos. Let's look at Acts chapter 16. Tingnan natin sa Gawa, kapitulo 16 po. Acts chapter 16. Gawa, kapitulo 16 po. Verse 14. Sa bersikulo 14 po. Would you read? At nakinig sa amin ang isang babae ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod ng Tiatira, isang mga ngalakal ng mga telang kulay ube, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. The Apostle Paul visit the Filipo. Kaya dito, si Apostle Pablo po ay bumisita sa Filipos. Philippi, and he preached the gospel to Lydia. At siya po ay nangaral ng ebanghelyo kay Lydia. Then when she got salvation. At siya po ay naligtas. Then the first thing she did is force Apostle Paul to stay at her house. Kaya yung unang bagay na ginawa niya, pinilit niya si Apostle Pablo na manatili sa kanilang bahay. The verse 15. Bersikulo 15 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang siya ay mabautismuhan na, kasama ang kanyang sambayan, ay kinausap niya, nakiusap siya sa amin na sinasabi, kung inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon ay tumigil. At kami, napilit niya. Come to my house and stay. Tumuloy kayo sa aking bahay at doon ay tumigil. Apostle Paul and his mission team need the place to stay. Kaya si Apostle Pablo at yung kanyang mission team ay kailangan ng lugar na mapapanatalihan. Lydia said, come to my house and stay. It means I'm gonna support everything
When you preach the gospel. Kaya sinabi ni Lydia, tumuloy kayo sa aking bahay at doon ay tumigil. Ibig sabihin po nun, susuportahan ko kayo sa lahat ng bagay na kailangan ninyo sa pangangaral ng Ebanghelyo. When she got salvation, she also want to join in the work of God. Kaya nang siya po ay maligtas, ninais niya rin po na makibahagi sa gawain ng Diyos. She didn't say bye-bye. Hindi niya po sinabi bye-bye. Tama po ba? When we get salvation, we like to open our house. Kaya nang tayo po ay maligtas, nais nating ibuksan yung ating tahanan. And we invite the brothers and sisters for cell group fellowship or the any fellowship. At binubuksan natin at iniimbitahan natin yung mga kapatiran sa cell group fellowship o anumang uri ng fellowship. I really respect the brothers and sisters who open the house for the Lord. Kaya nirerespeto ko po talaga yung mga kapatiran na nagbubukas ng kanilang bahay para sa Panginoon. Is it easy or difficult to open the house? Madali po ba o mahirap magbukas ng tahanan para magbukas ng tahanan? Mahirap. Mahirap po. Because after the brothers and sisters leave, they have to clean up again and they have to sometimes prepare the food. Sapagkat pagkatapos po na makaalis yung mga brothers and sisters, kailangan nilang muling maglinis, kailangan nilang maghanda ng mga makakain. And there are many things to do. At maraming bagay po yung kailangan gawin. But they like to open it. Pero gusto nilang buksan ito. Because they want to use their house or their things for the gospel. Sapagkat nais nilang magamit yung kanilang bahay, yung kanilang mga kagamitan para sa Ebanghelyo. They like to join the work of God. Kaya gusto nilang makibahagi sa gawain ng Diyos. Let's look at the Acts chapter 16 verse 33. Tingnan natin sa Gawa, this is sa Ispo, versikulo 33. Apostle Paul and Silas were put in the prison. Si Apostle Pablo at Silas ay inilagay po sa bilangguan. And at the time he preached the gospel to the prisoner, the keeper of prison. At nang panahon ito, ipinangaral niya po yung Ebanghelyo sa bantay ng bilangguan. Then verse 30 and 31, would you read? Nang sila'y mailabas ay sinabi niya, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Verse 31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Then 32, the Apostle Paul preached the gospel and he and his household got salvation. At sa versikulo 32, si Apostle Pablo ay nangaral po ng Ebanghelyo sa kanya at sa kanyang sambayan at sila po ay naligtas. Then what happened? At ano pong nangyari? He didn't say goodbye. At hindi niya po sinabing goodbye. The verse 33 and 34, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sila'y kanyang kinuha ng oras ding iyon ng gabi at hinugasan ng kanilang mga sugat at agad siyang binautismuan pati ang buong niyang sambayan. Sila'y kanyang pinapanhik sa kanyang bahay at hinainan sila ng pagkain. Siya at ang kanyang buong sambayan ay nagalak na sumasampalataya siya sa Diyos. He invited these people to his house. Kaya inimbitahan niya yung mga taong ito sa kanilang bahay. And he washed the Apostle Paul and served the food. At kanilang hinugasan si Apostle Pablo at sila binigyan ng makakain. Because he also want to join the work of God. Sapagkat ninais niya rin po na makibahagi sa gawain ng Diyos. Even though he looks small, he want to join it. Na bagaman ito ay mukhang maliit, pero nais niyang makibahagi sa pamamagitan nito. These members, the first members of the they are the beginning of Philippian church. Kaya yung mga miyembro na ito, sila po yung naging pasimula ng iglesia ng Pilipos. If you look at the book of Philippians, God praised the Philippian church so well because they were really good example. Kaya kung titignan niyo po yung aklat ng Pilipos, pinuri po ng Diyos ng labis yung iglesia po ng Pilipos sapagkat sila po ay magagaling. Because they didn't say goodbye since they get salvation. Sapagkat, they want to join the work of God. Sapagkat hindi sila nagsabi ng paalam pagkatapos silang maligtas, sapagkat nais sila na makibahagi sa gawain ng Diyos. Let's look at the first, you don't have enough time. So, let's look at the Acts chapter 3. Tingnan natin po sa Gawa, Kapitulo 3. The verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Isang araw, sina Pedro at Juan ay pumanhik sa templo sa oras ng pananalangin, ng ikasyam na oras. Peter and John worked together for the gospel. Kaya si Pedro at si Juan ay gumawa ng magkasama para sa Ebanghelyo. Actually, Peter's brother is Andre. Sa katunayan po, yung kapatid ni Pedro ay si Andrew.
And John's brother is James. At yung kapatid naman po ni Juan ay si Santiago. But instead of the physical brothers, Peter and John worked together for the gospel. Kaya sa halip na yung kanilang physical na kapatid, si Pedro at si Juan ay gumawang magkasama para sa ebanghelyo. We have to know, for the gospel, we can cooperate and we can be united all together. Kaya kailangan po nating malaman na para sa ebanghelyo, maaari tayong makipagkooperasyon sa bawat isa at magkaisa para sa ebanghelyo. Their character were different. Yung kanila pong katangian ay magkaiba. Peter is a short temper. Si Pedro po ay mainitin yung ulo. He easily got angry. Mabilis siyang nagagalit. So when Jesus was caught, Peter had a sword. Kaya nang si Jesus po ay hinuli, si Pedro po ay merong tabak. And he cut the ear of the priest servant Malco. At kanya pong tinagpas yung tenga ng alipin ng pari na si Malco. When he got angry, he cut the ears. Kaya nang siya po ay nagalit, pumuputol siya ng tainga. He's short temper. Kasi nga mainitin yung kanyang ulo. But John was different. Pero si Juan po ay iba naman. John was quiet and very careful. At si Juan po ay tahimik at napakaingat. Even though they have different character, personality, they work together for the gospel. Bagaman sila po ay magkaiba ng katangian at personalidad, ngunit sila ay nagkaisa at gumawang magkasama. In Luke chapter 5, Jesus asked Peter, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Kaya sa Lucas kapitulo 5, sinabi po, ihulog mo ang iyong lambat sa malalim na parte. Then the net was full of fish and almost broken. At yung lambat po ay napuno ng napakaraming isda at halos masisira na. Then at that time, Peter signaled John to come and help. At nang panahon iyon, si Pedro po ay sumenyas kana Juan upang tulungan sila. They go to they help, then two boat, Bible says, two boat were full of fish. At sila po ay pumunta doon upang tumulong at dalawang bangka ang napuno ng mga isda. When we walk together, all of us will be blessed. Kaya kapag tayo po ay gumawang magkakasama, lahat po tayo ay pagpapalain. We can walk together even though we have the different personality or background or different character. Kaya tayo po ay maaring makagawa na magkakasama bagaman magkaiba yung ating personalidad, yung ating kinalakhan. The Christian life, our Christian life cannot be successful alone. Kaya yung ating buhay Kristiyano ay hindi po magtatagumpay ng mag-isa. When we work together, we can save more lost souls and we can keep our Christian life. Also. Kaya kapag tayo po ay gumawang magkakasama, makakapagligtas po tayo ng mas maraming ligaw na kaluluwa at maiingatan po nating magkasama yung ating buhay Kristiyano. Do you know wild goose? Alam niyo po ba yung mga wild goose? Wild goose. When they move to another area, they make the buoy shape. Kaya kapag sila po ay lumilipat sa ibang lugar, sila po ay gumagawa nitong V-shape. V-shape. Because when they fly, there is the resistance of air. Kaya kapag sila po ay lumilipad, meron pong parang resistance o yung pagpigil ng hangin. So this goose fly very hard because she pierced the air. You understand? Kaya ito pong goose na ito yung lumilipad ng napakahirap sapagkat siya yung tumatanggap o sumasalo ng lahat ng hangin. But thanks to this first goose, other goose save the 50% energy. Pero salamat po sa goose na ito sapagkat yung iba pong mga goose ay nakaka-menos ng 50% ng kanilang enerhiya. And when he is tired, they change the position. At kapag siya po ay pagod na, nagpapalit sila ng posisyon. And when they all of them the tired, other goose really encouraged by voice. At kapag po sila ay pagod na, ini-encourage po ng bawat goose yung bawat isa sa pamamagitan po ng boses. If we are alone, we cannot go farther. Kung mag-isa tayo, hindi tayo makakalayo. We have to stay together. Kailangan nating manatiling magkakasama. When other brothers and sisters have a difficult time, we have to encourage together.
Kaya kapag yung mga kapatiran po ay nasa mahirap na sitwasyon, kailangan po natin silang i-encourage. Brother Henry really encouraged the evangelist Emma. We have to text, visit, have a fellowship together to encourage each other. Kaya kailangan po natin i-text, bisitahin, at i-fellowship po para malaman po yung kalagay ng isa't isa. Don't misunderstand. It's not the work of only leaders. Kaya wag ho tayong mamali ng intindi. Hindi lang po yun gawain ng mga leaders. It's not the work of pastor. Hindi lang po yun gawain ni pastor. That's the work of brothers and sisters. Sapagkat yun ay tungkulin ng mga brothers and sisters. So when one brother doesn't attend the church, other brothers can visit. Kaya kapag yung isang brother ay hindi na dumadalo ng simbahan, yung ibang brothers dapat siyang bisitahin. Some sisters visit the other sisters. Yung mga sisters, pwede naman nilang bisitahin yung iba ring sisters. Sometimes I got surprised. Pastor, is it okay to visit them? Why? I'm really got surprised. Why they are asking me their permission? Kaya minsan nagugulat po ako. May nagtatanong po, Pastor, pwede po bang bisitahin sila? Kaya nagtataka po ako, bakit nila ako tinatanong ng ganon? It sounds like, Pastor, is it okay to breathe? Kaya parang nagtanong siya, Pastor, pwede namang huminga, no? Can I breathe? Pwede bang huminga? You don't ask their permission. Diba? Hindi naman kayo nagtatanong o humihingi ng permiso because sa ganun. It's very natural. Kasi natural yun. As a Christian, we are supposed to help each other, so visiting others is very natural. Kaya bilang isang Kristiyano, kailangan nating tulungan yung isa't isa, kaya yung pagbisita sa iba ay natural. Naintindihan po? But Satan always tried to break our unity. Ngunit si Satanas, lagi niyang sinisira yung ating pagkakaisa. There are three... Guess what? Hulaan niyo po. Lion. Oh, thank you. Lion. There is a lion. Meron pong leon. And here are. What's that? Ano po ito? Oh, maraming salamat po. Kalabaw. Kalabaw. There are three kalabaw. Meron pong tatlong kalabaw. Red kalabaw, black kalabaw, white kalabaw. Sabihin po natin yung pula, itim, at puting kalabaw. Right? The lion tried to hunt this kalabaw. Kaya yung leon, sinusubukan niyang hulihin yung mga kalabaw na ito. But three kalabaw always stay together. Pero yung, and protect each other. At yung tatlong kalabaw po, palagi silang magkakasama at lagi nilang pinoprotektahan yung bawat isa. So, he always waiting the one kalabaw stay alone. Kaya lagi siya naghihintay na mapag-isa yung isang kalabaw. And sometimes, white kalabaw or one of the kalabaws stay alone. Kaya kuminsan, may ilan sa kalabaw yung nananatiling mag-isa. So lion attack. Kaya umatake yung leon. But at the time, always other kalabaw came and fight together. Pero nang panahon iyon, palaging dumarating kaagad yung ibang mga kalabaw at nakikipaglaban. So lion cannot hunt any kalabaw. Kaya yung leon, hindi siya makahuli ng anumang kalabaw. But he's wise. Pero matalino siya. So one day, he just came to white kalabaw. Kaya isang araw, lumapit siya doon sa puting kalabaw. And he said, "Oh, the red kalabaw said he's stronger than you." Ah, yung pulang kalabaw, sinabi niya, mas malakas siya kesa sa'yo. So are you weak? Mahina ka ba? The white kalabaw said, "No, I'm stronger than him." At sinabi ng puting kalabaw, "Hindi, mas malakas ako kaysa kanya." And he came to black kalabaw. At pumunta rin siya doon sa itim na kalabaw. The red kalabaw. Sa itim na pulang kalabaw po. The white kalabaw said he's stronger than you and you are nothing. At sinabi ng puting kalabaw, mas malakas siya kaysa sa iyo, baliwala ka daw. Red kalabaw said, I'm stronger than him. At sinabi ng pulang kalabaw, mas malakas ako kaysa kanya. So he visited the other kalabaws and the
break the unity. At siya ay lumapit doon sa iba pang mga kalabaw at sinira niya yung pagkakaisa nila. Then since that time, whenever the lion, they cannot stay together. Kaya magmula ng panahong iyon, hindi na po sila namamalaging magkakasama. And even when the lion attacked the one carabao, they didn't have. At kapag inatake na po ng leon yung isa sa mga kalabaw na yon, hindi na sila tutulong. Then one by one, lion hunt all. At paisa-isa, yung leon, hinuli silang lahat. In the church, Satan tried to break our unity. Kaya sa iglesia, si Satanas sinisikap niyang sirain yung ating pagkakaisa. Ah, the brothers and sisters are doing like this. At yung ibang mga brothers and sisters, ganito yung ginagawa. They make a story. Gumagawa sila ng kwento to break a unity. Para sirain yung pagkakaisa. Or they don't hide, they don't cover, or don't pray for other people's mistake and sin. At hindi nila magawang pagtakpan o hindi nila magawang ipanalangin yung pagkakamali ng iba. They like to judge and blame. Gusto nilang manisi at manghusga. That's the work of Satan. Yan. To break our unity. Yan yung ginagawa ni Satanas para sirain yung ating pagkakaisa. What if the when the white carabao heard the red carabao said he's stronger than you? Then what if the white carabao says, yes, he's stronger than me. Kaya paano na lang po kaya kung sinabi ng puting kalabaw nang marinig niya na mas malakas yung pulang kalabaw kaysa kanya? Kung sinabi niya na lang na, oo, mas malakas talaga siya kaysa sa akin. If he humbled himself, no problem. Kung ipinagkumbaba niya yung kanyang sarili, walang problema. Satan used our pride. Si Satanas, ginagamit niya yung pride natin. You are much better than others. Mas, then why you are deserved like this? Mas mabuti ka naman kaysa iba. Bakit ganyan yung kalagayan mo? Maybe pastor has a wrong. Pastor is wrong and the church is wrong and brothers and sisters are wrong. Siguro na mali si pastor, na mali yung church, na mali rin yung mga brothers and sisters. Really? Talaga? If we have a mistake, please tell me and pray. Kaya kung ako po yung nagkamali, pakiusap po, sabihin niyo po sa akin at ipanalangin niyo rin po ako. We have to correct. At kailangan nating maituwid yun. But that's not the reason to break our unity. Pero hindi sapat na dahilan yun para sirain yung ating pagkakaisa. All of us are not perfect. Lahat po tayo ay hindi perpekto. That's why we need each other. Kaya nga kailangan natin yung isa't isa eh. We have to help each other. Kailangan natin tulungan yung isa't isa. Tama po ba? So when we find the someone's fault and mistake, it's not the things to blame and judge, it's the things to pray and help. Kaya kapag nakita po natin yung pagkakamali o kasalanan ng isang tao, hindi po yun yung bagay na dapat sisihin o dapat husgahan, kundi yun yung bagay na dapat nating ipanalangin. But still, the Satan working in the church. Ngunit patuloy pa rin our unity. Si Satanas na kumikilos sa church para sirain yung ating pagkakaisa. That's why we should pray more and be careful more. Kaya kailangan nating higit pang manalangin at maging maingat ng higit pa. The Peter and John, even though they were so different, they worked together with one mind. Kaya si Pedro at si Juan, bagaman sila ay magkaiba, ngunit sila ay gumawang magkasama ng may isang isipan. Because they already knew that if they are not united, they cannot save anyone. Sapagkat alam nila na kapag hindi sila nagkaisa, hindi sila makakapagligtas ng sino man. So today, we learned the lesson through the lame who was healed. Kaya sa araw na ito, pinag-aralan po natin yung lumpo na pinagaling. We were spiritual lame. Tayo pa spiritual na lumpo. But now, after we got salvation, we walk and praise the Lord. Ngunit ngayon, pagkatapos sa ating maligtas, tayo po ay lumalakad na at nagpupuri sa Panginoon. And we are witness of Jesus Christ to deliver what Jesus had done for us. At tayo po ay mga saksi ni Hesus Kristo upang ipahayag sa iba yung ginawa ni Hesus para sa atin. And also we should be united to preach the gospel. At ganun din po kailangan nating maging isa para po ipangaral yung ebanghelyo. Tama po ba? Let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Our heavenly and merciful Father God, thank you for saving us. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin. And thank you for giving us precious time to study your word. At maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng oras na pag-aralan po ang iyong salita. Please help us to love each other. Pakiusap, tulungan niyo po kami na mahalin yung isa't isa. Please help us to pray for each other. At tulungan mo po kami na ipanalangin yung isa't isa. Please the protect us from the attack of Satan. Pakiusap, protektahan niyo po kami mula sa pag-atake ni Satanas. Satan always try to break our unity. Si Satanas po palagi niyang sinisikap na sirain yung aming pagkakaisa. So please
protect us and help us to love each other with the love we receive from you. Kaya pakiusap, protektahan niyo po kami at tulungan niyo po kami na ibigin yung isa't isa gaya ng pag-ibig na tinanggap namin mula sa iyo. So may we work together and save the more losers. Kaya tulungan mo po kami na gumawang magkakasama at makapagligtas ng mas marami pang ligaw na kaluluwa. We are praying for the coming Cell Group 1 Bible Seminar. Kami po ay nananalangin sa paparating po ng Cell Group 1 Bible Seminar. Please send the more losers to get salvation. Pakiusap, ipadala niyo po yung mas maraming ligaw na kaluluwa upang sila po ay magkaroon ng kaligtasan. Please help the all Cell Group 1 members to prepare the Bible Seminar according to your will. Kaya pakiusap, tulungan niyo po yung lahat ng miyembro ng Cell Group 1 na makapaghanda po sa Bible Seminar alinsunod sa inyong kalooban. We pray in name of Jesus Christ. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Maraming salamat po. Very skip.